Isang napakagandang araw sa ating lahat. At sana'y nasa maganda tayong kalagayan ngayon, hindi tayo nagkakasakit, at kayo po ay uminom ng mga vitamins, kumain ng mga healthy foods para po okay ang ating buhay. Kung may problema man, lahat ng yan ay ating malalagpasan dahil may Panginoon tayo na handa tayong tulungan. Sa vlog na ito, may pag-uusapan tayong concern ng isa nating viewer at kababayan. So, ito ang kanyang concern. Pakibasa. Babasahin ko. Sabi niya dito, "Sir, gawa ka naman po ng video step by step kung paano ma-full refund ang lahat ng binayad namin kay Bria Home. It's a big help po." At saka, nakapag-promise ako sa kanya na gagawan ko talaga to ng vlog para naman ma-address natin ang kaniyang concern. Okay. Before that, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung gusto niyo malaman ang proseso ng pag-avail ng house and lot. Meron po. Ibibigay ko yung link sa ibaba para po malaman nyo ang proseso kung hindi nyo pa alam, kasi marami maring nagtatanong kung paano ba ang proseso sa pag-avail ng unit kung saan. You can ask me or pwede kong gawan ng vlog. Just comment down below para mapag-usapan natin. Okay. Before tayo magsimula sa pag-address ng concern natin, huwag kalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if ang video na ito ay nakakatulong sa inyo. At saka, i-subscribe at saka i-bell button mo na para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. And also, kung nakatulong ito sa inyo at may mga nakakilala kayong ganito ang problema, you can share this video to them para din malaman nila kung ano ang dapat nilang gawin sa ganitong sitwasyon. Okay? Medyo hot dito sa Pilipinas, kaya yung mga sweat natin ay patuloy na dumadaos lang. Okay. We should answer the concern of our kababayan. Hello, Ma'am Dorebs. Magandang araw sa iyo. Salamat po sa iyong pagpadala ng komento patungkol sa ganitong concern. Okay. Lahat po ng mga nag-avail ng house and lot ay may tinatawag po yung terms and condition. So, sa hindi ka pa nag-decide ka pa lang na mag-reserve ng unit or kukuha ng unit, so, before mag-approve or before ka maghawak ng susi para mapagsabi natin na ikaw ay isang homeowner, ina-explain yan lahat ng terms and condition, lalo na sa payments, okay? And I would like to tell to all agents na we should ipa-clear natin sa kanila ang terms and condition. We should highlight it to them para hindi sila mahirapan sa pagintindi, hindi sila mahirapan at the end kapag mayroon ng ganitong sitwasyon. Okay, we should tell them the truth and not also we're focusing on the commission. Okay, we should focus on our client because we are the bridge of their success and their investment. Okay, pero I know na maraming rason talaga kung bakit hindi na matuloy ang pagbayad at hindi na makapagbayad sa monthly nila sa kanilang obligasyon, because I know you have some reasons. Unang-unang reason, pandemya. So sa pandemya, walang trabaho, so hindi na natin mababayaran yung ating obligation na monthly. Pangalawa, na-close yung trabaho or nawalan ka ng trabaho. Pangatlo, or it is your choice na hindi ka na mapapatuloy talaga because of your own reason. At yun, ganito. Mga nag-avail, mga clients, please, kapag nakapag-desisyon na kayo na kukuha ng unit sa Bria Homes, please, i-take nyo ang briefing
as an opportunity na malaman nyo talaga lahat ng kailangan nyo malaman. Kasi sa pag-briefing kasi, ipinaalam yan lahat ng mga impormasyon na dapat nyo malaman. Lalo-lalo na sa pag-turnover, lalo-lalo na sa payments, at saka sa lahat-lahat. Okay. Okay, ito ng steps. Kapag hindi ka na nakapagbayad ng monthly mo sa Bria Homes, may pag-asa ba na ma-refund? Meron po. Meron pong pag-asa na ma-refund ang iyong binayad sa Bria Homes. Pero full ba? Hindi po. Pwede kang makapag-refund ng iyong binayad, hindi siya 100% na maibabalik sa iyo because may agent ka. So, may porsyento ang agent doon at saka sa company. Kaya, mababalik sa iyo 50% yun. Yun ang mababalik sa iyo. Ilang months ba or ilang years ba ang dapat na qualification para ma-refund yung binayad mo? Okay. Hindi po talaga mare-refund yung binayad nyo sa reservation. Kasi sa pagpaintindi pa lang sa inyo sa briefing, non-refundable ang reservation. Okay? Pangalawa, non-refundable kung umabot lang siya ng 1 year. 1 year or 1 and 11 months. Hindi po siya. Marerefund po ang inyong binayad kapag naka 24 months to 36 months na po kayo sa pagbayad ng inyong unit. Ayan. So, yan, may pag-asa kayo kapag matagal na kayo nakapagbayad at gusto nyong makuha, makapag-refund ng money. So, dapat makaabot kayo ng 24 to 36 months sa pagbayad. Okay? So, kapag pangalawa, kung gusto nyo talaga maibalik ang inyong pera, may isa akong paraan para mabalik talaga yung gusto mong pera na maibalik sa'yo. Ipa-assume mo. Okay? Sa pagpa-assume, ikaw ang maghahanap ng buyer. Ikaw ang aasikaso sa mga papers. Okay, kasi may papers pa yan eh. At nakapangalan pa yan sa'yo. So, dyan pa yan ma-change kapag nasa financing na siya. Approval na siya. So, doon na ma-change ang name ng new owner. At saka doon, i-process na yun. So, sa pagpa-assume, ikaw maghanap ng client at saka ibigay mo yung price na gusto mo at sa gayon kapag mapag-usapan nyo ang price na gusto mo at nag-okay siya, so that's the time na pwede na ipa-assume ang unit at sa gayon may balik ang pera sa iyo. Okay? Oh, ayun, dalawang paraan na yun ha. Una is kapag nakaabot ka ng 24 to 36 months, marerefund ang pera sa iyo. Pero not in full because may commission. May commission based kasi. Kasi may agent ka, ayun. So pangalawa, kung gusto mo talagang mayroong freedom na maglagay ka ng presyo, gusto mong presyo at babalik sa iyo ang pera. So ipa-assume mo. Ayan. So, yun ang mga process na pwede mong makuhanan ng knowledge about sa refund, okay? Pero mga clients, I urge you, when you are going to decide something, lalo-lalo sa pag-invest ng house and lot, make sure na kung may question kayo sa pag-briefing about anything na mangyari sa future, please ask it. Huwag kayong magdadalawang isip, okay? Kung, di ba, English yon, English mostly ang pag-briefing. So, kung hindi nyo na intindihan, sabihin nyo, sir, can you make it clear? Kasi what will happen ngayon, ngayon. Tapos magtanong kayo talaga, huwag kayong magdadalawang isip, okay? Nang sa gayon, hindi kayo magsisisi, walang pagsisihan kayo kasi siniseryoso nyo ang pagpabriefing ng ating mga admits. Oo. Kasi may nakalatag po dyan eh, na mga terms and condition. At once na nag-oo ka, so it means naintindihan mo. Oo.
Pero kapag hindi mo pa talaga naintindihan, please, magtanong ka talaga. Okay? Kasi most of my clients are asking talaga anything. At saka pinapa-ask ko talaga kung may question pa sila o hindi. Para in the future ba, hindi nila ako ma-blame. Dahil ipinalam ko talaga sa kanila lahat at ginagawa ko talaga ang lahat ng aking makakaya para i-deliver at ibigay sa kanila ang tamang impormasyon. Ako, I'm not offering the commission. Because commission is the reward of my hardships. Ayan, kaya ako ay gusto ko talaga mag-focus kung paano ako makatulong sa mga kliyente ko. Ayan. So, I hope na naintindihan mo at nakuha mo ang tamang ang pamaraan kung paano makapag-refund. Pero not in full. Kung kapag ikaw ay mag-refund lang, kailangan ng 24 to 36 months na nakabayad ka before ka makapag-refund. So, more information about refund, doon na yan po sa admin. So, kapag you are qualified, so, una, magtanong ka muna sa office na, sir, I am planning na to have a refund sa aking binayad. So, doon, i-explain nila sa inyo ang inyong gagawin. At nang sa gayon ay mapag-usapan at sa gayon ay malalaman mo ang dapat mong gawin tungkol sa payment mo na gusto mong ibalik sa iyo. Okay? At pangalawa, kapag gusto mo talaga yung enough price na binayad mo sa iyo, ipa-assume mo. Ikaw na maghanap ang mga kliyente, ikaw na mag-endorse sa unit na yon para mapag-deal mo dyan sa iba. Ayan. And I hope nakakuha ka na ng information about sa ating mga pinag-uusapan ngayong araw tungkol sa paano ma-full refund ang lahat ng binayad namin kay Bria. Okay. And make sure po, actually, meron pa po talaga tayong mga OFW na mostly ang pinapadala nila sa office is yung mga attorney in fact or yung mga authorized person. And please to all authorized person and to all clients, please do communicate sa inyong mga authorized person, sa inyong mga agent, na para hindi kayo maging blind. Para alam nyo ba ang mga pangyayari, dapat when you are going to decide, kailangan nyo po talagang panindigan. Pero I know there's a lot of reasons bakit hindi na kayo makapagpatuloy ng pagbabayad. I respect it and alam kong hindi naman talaga madali. Alam kong risky ang pag-invest. Pero once you have decided that thing na hindi mo na papatuloy, magpa-refund ka na lang, ayun. Pero ha, pag ilagay sa natin na hindi talaga ma-refund ang reservation at saka kung 1 year and 11 months hindi talaga ma-refund. So kailangan ng 24 to 36 months para ma-refund yung pera nyo pero not in full. Okay? And I hope na nakakuha kayo ng magandang content kayong araw. Ako po si Royal Montaño muli at don't forget to subscribe to the channel. Salamat po talaga sa mga tumutulong sa auntie ko. Salamat po. God bless.